pan din po natin. Ito pong sila Hontiveros, sila Koko Pimentel at saka itong si Peter Alan Cayetano o Alan Peter Cayetano na nag-eepal na po sa Senado, no? Po tayo rito sa mga yung mga nagdeklara po na sila ay minority. Tuloy-tuloy po yung pag-atake. Meron pong trend eh. Tignan nyo po itong ginagawa nila. Nakakakita ako ng trend eh. Bakit? Lahat ng matutol, halimbawa yung panahon na mataas yung presyo ng gasolina. Ngayon, bumababa na at least. Ang lagi nilang pinupunteriya para bumaba ang gasolina, tanggalin natin yung tax, tanggalin natin yung tax. Yun yung trend lagi, di ba? Magtanggal ng tax. Alam nyo po kasi, pag nakakumbinsi sila na magtanggal ng tax, di ba? O pwersahin nila yung gobyerno. Importante po sa yung tax sa gobyerno eh. Tanggalan ng excise tax, magkano lang po? Kahit tanggalin yung tax na yan, ang magsasuffer lang, gobyerno. Pero hindi po bababa yung presyo ng gasolina na inaakala natin. Ilang porsyento lang po yung tax. Pero bilyon po ang mawawala sa gobyerno. Bilyon na pwedeng itulong sa inyo. Di ba? Tanggalin yung excise tax. Ngayon naman, tignan nyo po itong sinasabi ni Koko Pimentel. Bumabanat na yung mga minority. Hindi, sumisimple lang po sila. Alam nyo, pagpapakinggan nyo lang sila, walang nagsasabi sa atin na parang may mali dyan. Eh parang tama sila eh. Kaya po importante na may nagbabantay dito, may nagtatanggol. May nagtatanggol sa mga Duterte at may nagtatanggol kay Marcos, kay Pangulong Marcos. Yun po kami, loyalty. Sabihin nyo, mabulag na tagasunod. Eh bakit kayo? Ano kayo? Mulak na tagasunod? Tagasunod kayo pag... ang ibig lang sabihin yan, yung mga nagsabi na hindi sila bulag na tagasunod. Tagasunod lang sila habang malakas pa yung sinusundan nila. Pero pag nakakakita sila na pabagsak na yung susundan nila, bumibitaw sila. Yan po yun. Para sabihin, hindi ako bulag na tagasunod. Utot nyo. Okay. Ito po si Koko Pimentel. Travel tax should be abolished. The right to travel is protected in our constitution. It is not correct to tax the exercise of constitutional right. Okay. So ang dami niyang sinabi, no, para makonvince yung tao na dapat tanggalin na yung travel tax. Ito malabo po itong mapatupad, pero nagtatanim po sila eh, no? Lalo na sa OFW, siyempre pag napakinggan na OFW, o nga no, bakit kami may travel tax ba? Eh laki-laki na lang tinatax namin galing sa aming mga kinikita. Kami bumubuhay sa ekonomiya mula sa mga kinikita namin. Yan po yun eh. Actually, malabo naman po yan. Paano mo may papatupad yan? Hindi ka naman presidente. Hindi, minority ka naman, di ba? Continuous lang po sila sa pangangampanya laban sa mga gobyerno. Important, parang tama pong pakinggan kasi may right tayo sa travel eh. Bakit mo tataksan? Ibig sabihin, yung constitutional rights mo para mag-travel, sinasagtaan ka? Okay, alam mo, Koko Pimentel, sa sobrang talino mo, no? Ang talino mo eh. Bartap natcher ka, walang duda. Pero napagkakamalamong bobo yung mga Pilipino. Lahat. Hindi po lahat. Marami po rito, lalo na rito sa mga nanonood sa amin na matatalino, no? Eh, eto, kung ganyan ang katwiran mo, lahat ng karapatan natin na under constitution, pwede nang ibigay. Hindi dapat sagkaan. Alam nyo po ba na meron tayong life, meron tayong karapatan para mabuhay? O ibig sabihin, kung may karapatan tayong mabuhay, ayon sa constitution, dapat libre na pagkain. Libre na bigas, libre na ulam, libre na lahat. Kasi karapatan natin mabuhay. Kung susundan natin itong argumento ni Koko Pimentel, na dahil may karapatan tayong maglakbay, eh tanggalin na yung travel tax. Hindi po po pwede. Diyan po nabubuhay yung gobyerno sa tax eh. Hindi porkit may karapatan ka mag-travel, eh tatanggalin mo na yung tax sa pagta-travel. Parang yung karapatan mabuhay, hindi porkit may karapatan tayong mabuhay, ililibre na lahat ng bigas, ililibre na lahat ng ulam. Hindi po ganun ang ibig sabihin. No? Okay, eto naman po si Senator Risa Hontiveros. Tignan nyo ha. Hindi sila tumitigil, di ba, sa kasasalita. Eto hindi naman bumibira. Okay, in fairness. Nananawagan. Nakakita mo, nananawagan siya. Minority to ha. Ilan po ang bilang na minority sa Senado? Dalawa lang sila. Dalawa lang sila ni Koko. Nananawagan sa Senator Risa Hontiveros na paigtingin ang surveillance capacity ng Department of Health ngayong naitala na ang unang kaso ng monkeypox sa bansa. Okay. Sabi ni Hontiveros, kumpiyansa pa rin tayo sa kasalukuyang DOH team
na mayroon silang kakayahan tumugon sa monkeypox bilang public health emergency of international concern sa katunayan dahil na-inform tayo agad. Ibig sabihin, gumaganda ang notifiable disease reporting na ahensya. So, binabati niya yung ahensya ng DOH. Nananawagan lang siya na paigtingin ang surveillance. Alam nyo, again, propaganda lang po to. Anong kinalaman niya sa trabaho mo? Trabaho ng DOH yan eh. Nananawagan ka. Alam mo, ang dapat mga panawagan, Reza Hontiveros, kung palpak yung ginagawa, sisitahin mo, no? Bakit nyo ganun yan? Tapos gagawa ka ng batas o iimbestigahan mo sila. Etong tama na ang ginagawa, mananawagan ka ng, tama yung ginagawa nyo, pero paigtingin nyo, ha? Paigtingin. Puta, anong kahulugan, anong ibig sabihin ng paigtingin? Nagsasalita kayo para kunin yung mga sinasabi nun yung News 5, para araw-araw ka, manang-mana kayo sa ina nyo. Yan, LENI po yan. Yan po yung pagpupromote ni LENI sa sarili. Kahit wala siyang ambag, babatiin niya yung DOH. Eto, binati ang DOH. Magaling kayo, pero paigtingin nyo pa. Okay? Paigtingin nyo. Pwede ka namang hindi magsalita ng ganun eh. Walang mangyari. Promote ng sarili. Akala mo ba totoong ikaw ang magiging leader ng oposisyon? Nauto ka ni LENI? Ang huling nauto ni LENI na hindi siya tatakbo, si Isko Moreno. Kaya galit na galit si Isko eh, di ba? Nawala sa hulog yung diskarte. Buong akala niya siya yung patatakbuhin. Yung ginagawa mo na yan, diskarte ni LENI yan. At hindi nanalo si LENI sa ginagawa niya na yan. Wala ka naman palang sasabihin. Sasabihin mo lang, okay yung ginagawa niyo, paigtingin niyo pa. Paano paigtingin? Kung okay na yung ginagawa, kinakailangan, mas galit lang. Ganun, paigtingin. Tama na yung ginawa ng DOH, paigtingin niyo pa. Kalukuhan nyo. Ito pa isa. Alan Peter Cayetano. Iminungkahi. Ganun sila eh, no? Iminungkahi. Iminungkahi ni Senator Alan Peter Cayetano na gamitin ang programa ng gobyerno kasama ang pantawid pamilyang Pilipino 4Ps upang matulungan ang pamilyang nawalan ng ari-arian at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Kaling, palakpakan tayo. Sabi mo nga, programa yan ng gobyerno, gamitin nila yung programa nila. Wala ka namang ambag dun eh. Ano yung sinabi mong kakaiba dun? Wala kang ambag dun. Dati nang ginagamit ng programa, ang programa ng gobyerno, dati nang ginagamit yung pro-purpose para makatugon sa problema niya. Ano yung minumungkahay mong kakaiba? Pareho lang kayo ni Reza Hontiveros. Hindi mo lang sinabing paigtingin. Ang sinasabi mo lang, iminumungkahay mo na gawin nyo yung dati nyo nang ginagawa. Parang ganito, no? Iminumungkahay ko na gawin nyo yung dati nyo nang ginagawa. Para lang ako malagay sa TV5. News 5. O, ngayon nalagay na ako sa News 5, tagumpay na ako. Pero hindi nakakalimutan ng tao na nangako ka ng 10K. Nasa na ang 10K nila. Yun yung pag-isipan mo. Paano mo mailulusot na magbibigay, makakauto ka ng mga kapwa mo senador ng 10K. Kasi yung mga iminumungkahi ko na gawin ninyo yung trabaho nyo. Puta, trabaho na nila yan. Wala kayong pakialam dyan. Yung 10K ang pakialaman mo dahil yan ang ipinangako mo. Tapos ikaw ay independent. Hindi minority, hindi majority, independent. Naalala ko yan, nag-aaral tayo, di ba? Panlalaki, pambabae, walang kasarian. Meron ba isa eh? Walang kasarian, hindi tiyak. O yun, dun sila magkapatid sa DTIAC. Hindi sila minority, hindi sila majority. DTIAC ang kanlang kasarian. Nasaan yung 10K? Huwag natin pag-usapan yan dahil may mungkahi ako. Iminumungkahi ko na gamitin nyo ang 4Ps.